Mga kahugot, pakitama na nga lang ako kung ako'y nagkakamali sa pagsasabing si Ellie ang kauna-unahang kahugot na magkakaroon ng part 3 ng kanyang kwento ng buhay at pag-ibig. Tama ba ako? Umali. Pasensya na sapagkat sa dami na ng mga kwento na basa ko ay talagang hindi ko na matandaan kung dati ba'y nagkaroon na ng part 3 ang alinman sa ating mga story senders. Anyway, sa mga nakarinig sa part 1 at part 2 ng kwento ng buhay at pag-ibig ni Ellie, sana'y samahan niya akong antabayanan ang part 3 ng kanyang kwento ng buhay at pag-ibig dito sa Kahugot TV. Samantala, paalala lamang mga kahugot, ang shoutouts po ay sa ating Facebook page, okay, na DKB Stories. Narito muna ang pangalawang yugto ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Ellie na binasa noong September 2021 dito rin sa Kahugot TV ay sa SIT po na, SIT Summer in Time. Muli niyong pakinggan, kahugot, upang sa ganun ay makarelate kayo sa paparating na part 3 ng kwento ng buhay at pag-ibig ni Ellie dito sa Kahugot TV. Dear Kuya Bono, parang kailan lang noong ako'y sumulat sa inyong programa sa radyo. 2010 o 2011 yata yon. Iyon yung mga panahong okay ang lahat. Iyon yung mga panahong ramdam kong mahal na mahal ako ng Diyos. Iyon yung mga panahong nasa itaas ang gulong ng buhay ko. Pero aminado ako na noong mga panahong yon ay nakalimutan ko na ang buhay ay parang gulong na umiikot. Kasi nasa itaas noon ang gulong ng buhay ko. At hindi ko lubos inakalang muli itong mapupunta sa ilalim. Magandang oras, Kuya Bono, at sa mga kahugot. Ako si Ellie. At narito ang pangalawang bahagi ng kwento ng buhay at pag-ibig ko. Noong nag-message ako sa iyo, Kuya Bono, last May this year ay pangatlong araw ko na dito sa Tana. Sa mga hindi nakakaalam, ang Tana ay Ibanag word for farm. Common din ang tawag ng iba sa Ibanag. Nabili ni Alfie ang lupaing ito noong September 2011. May lawak na 1.8 hectares na pwedeng tariman ng mga gulay. Bumili din noon si Alfie ng ready-made na kubo at isinalpak niya dito. Wala pa kasing puno dito noon, as in puro damo lang ang dating makikita dito. June 17, 2012 ay nag-18th birthday si Juron pero wala daw silang panghanda. Sabi ko sa nanay niyang si Ate Yoli, tulungan na lang niya akong magluto, then nag-picnic kami dito sa Tana. Kasama din noon si Kuya June na mister na Ate Yoli at ang isa pang anak nilang si Yobi. Then si Natyron at Jairo na mga kaibigan ni Juron. Then kaming apat, ako, si Alfie, Eliza, at ang baby namin noon na si A.E. or Ali Eliezer. Hinog na mangga ang dessert namin noon. Panahon ng mangga noon at nasa 4 na kilo yata ang binili ko. Tapos yung mga buto ng mangga,
Naisipan nina Eliza at Juron na ihukay ng mababaw sa lupa. Baka daw tumubo. At tumubo nga ang ilan, Kuya Bono. 7 mayayabong na puno ng mangga ang isa sa mga yaman ng Tana sa ngayon. At malalaki na sila at ilang beses na rin nahitik ng mga bunga. At sa katunayan, Kuya Bono, ay narito ako sa ilalim ng pinakamalaki at pinakamayabong na puno ng mangga na ayon kay Eliza ay si Juron daw ang nagtanim. Sabi pa ni Eliza ay dalawa lang daw ang nabuhay sa mga ibinaon niyang buto noon. 4 kay Juron at isa naman ang nabuhay sa hinukay ni Jairo. That was over 9 years ago, Kuya Bono. Ang bilis ng panahon. Ang lalaki na ng mga puno ng mangga dito. At yung mga nagtanim, mga full-grown lady and gentleman na. 27 years old na ngayon sina Eliza at Juron. At bahagi din ng aking kwento ngayon ang mga naging buhay nila sa nagdaang 9 na taon mula noong 2012. Dito sa Tana ay may dala akong monoblock na upuan at mesa. Dito nakapatong aking laptop at sa loob ng 3 oras ay alam kong marami-rami din akong maitatype sa aking kwento. 3 oras na lang kasi ang itinatagal ng battery nitong laptop. Kahit na pinapatay ko din kapag tatawagin ako ni Mang Robert na siyang pinaka-foreman sa pinapagawa kong bahay dito sa Tana. 4 lang silang gumagawa, isang karpintero, 2 labor at si Mang Robert naman ay all around daw. At siya din ang pinaka-boss nila. Isa sa 2 labor ang pamangkin kong si Don Don, anak siya ng bunso kong kapatid na si Evita. Ayaw mag-aral at sumama sa amin dito sa Tugigaraw noong minsang umuwi kami ni Eliza sa Lasam. Tapos nawili na rin dito at parang anak ko na rin siya. Ayaw nang humiwalay sa akin, pero kahit anong kumbinsi kong mag-aral, ayaw talaga. Eh napakasipag naman kaya't pabor na din sa akin na nandito siya. Isa pa, wala na dito si Eliza. Maliit lang ang bahay na itatayo nila, Kuya Bono. Ang budget lang dito ay 200,000 pesos. Sabi namang Robert, kasya na daw yun pati yung pagpapagawa ng poso at electrical works. Hindi ako naniwala noong una kasi sabi ko dapat 2 ang kwarto na kahit maliliit lang. Tapos may maayos na kusina at banyo at medyo maluwang na terrace sa harapan. Eh sabi mo simplihan na lang, hindi ba? Eh syempre, hindi na kagaya nung dati mong bahay, Eli. Depensa ni Mang Robert noon. Ganito na lang, Eli. Yung dingding, kalahating semento, kalahating sawali. Maganda yon. Magbumukhang rest house ang bahay mo dahil maganda itong lugar mo. Maraming puno sa paligid. Eh di sige po, Mang Robert. Kayo nang bahala. Eh binigyan ako ni Eliza ng picture. Pinadala kay Elaine. Pinakita sa akin ni Elaine. Ano bang tawag ni Eliza dun sa design ng bahay? Modern bahay kubo. Modern bahay kubo daw. Andun kasi sa cellphone ni Elaine eh. Sige pa, Mang Robert. Gayahin nyo na lang yung picture na sinad ni Eliza kung pwede.
Basta ang akin lang, gusto ko ng medyo maluwang na terrace sa harapan, ano po, at saka maayos na kusina at banyo. Eh sige, Ellie. At tatawagin na lang kita kapag may isasangguni ako sa'yo. Sige po, Mang Robert. Nandito lang po ako sa ilalim ng mangga. Pero hinahinay ka lang sa trabaho, ha? Nako naman, Ellie. Matanda lang ang kumakalabaw. Kung natatandaan nyo, may hindi magandang kwento sa pagitan namin ni Mang Robert noon. Noong baby pa lang si Eliza ay tinangka niya akong suhulan ng pera para lang magkaanak siya sa akin ng totoong anak niya. Ampon lang kasi nila si Elaine dahil may diferensya sa matris si Aling Susan. Si Aling Susan ay nagkasakit ng malubha at pumanaw noong 2012. Pero nag-asawa naman ulit si Mang Robert noong 2014. Si Mayet ang napangasawa niya at ngayon ay may tatlo na silang anak. Si Elaine naman ay nabuntis at nagkaanak pero hindi sila nagkatuluyan ng tatay ng anak niya. Kina Mang Robert din nakatira si Elaine at ang anak niyang si Klein. Halos naubos ang pera at ari-arian ni Mang Robert noong nagpapagamot pa lang si Aling Susan. Yun lang tricycle ang naiwan. Yung bahay nila na siyang kasera namin noon ay nabenta. Noong wala na si Aling Susan ay nagsikap si Mang Robert para makabangon ulit. At bilib ako kay Mang Robert Kuya Bono dahil marami siyang alam na trabaho. Kumbaga siya ay jack of all trades. Isa pa, mabait si Mang Robert at hindi ko rin makakalimutan ang ginawa niyang pagtulong sa akin noong gipit na gipit ako. Kaya naman siya agad ang naisipan kong kausapin noong makaipon ako ng konting pera. Mahigit isang taon matapos naming lisanin ang bahay na regalo sa akin ni Bing. Taong 2017 kami umalis sa malaking bahay na ako ang nagpatayo, pero pera naman ni Bing. Noong ikasal kami ni Alfie noong 2011, dumating talaga si Bing sa simbahan sa Lawag upang ibigay sa akin ang mga susi ng bahay at ilang papeles na nakasilid sa isang craft envelope. Regalo na daw niya sa akin ang bahay. At ubila akong tanggapin noon kasi iniisip kong baka hindi magiging komportable si Alfie kapag sa bahay na bigay ng ibang lalaki kami titira. Kaya lang, si Eliza ang tumanggap sa mga susi at craft envelope. Hinayaan ko na lang. Kaya lang si Eliza din ang nagdesisyon na iwanan na namin ang bahay na yon. Kinuha niya noon ang craft envelope na naglalaman ng mga papeles, tsaka niya ito isinampal kay Alma. Thank you.
Gawain ko din dito sa tana ang magluto ng pagkain ni Mang Robert, tanghalian at merienda. Mababa lang kasi ang pasweldo ko sa kanila kaya libre na ang pagkain at merienda nila. Tuwing Sabado ay nagpupunta din dito si Juron. Tumutulong-tulong din kapag hindi siya busy. Isa si Juron noon sa tumulong na maghukay ng poso. Napakalalim pala ng butas na kailangan hukayin bago maabot yung tubig. Mahigit 2 tubo ang pinagdugtong-dugtong. Si Juron ay lubusang naging malapit sa amin kahit noong binasted siya ni Eliza noong manligaw ito sa anak ko. Nasa malaking bahay pa kami noon. Third year college na noon si Eliza sa kanyang pre-med course sa St. Paul. Si Juron naman ay kumukuha ng engineering noon sa CSU. Naalala ko pa noong mga araw na yon, hindi mapakali ang anak ko. Kung minsan ay parang tinatangay ng hangin ang isipan niya, bigla na lang matutulala. Kaya isang gabi ay kinausap ko siya. Anak, okay ka lang ba? Mama, iniisip ko si Juron eh. Bakit? Anong problema kay Juron? Nagtapat kasi siya, Mama. Mahal daw niya ako. Oh, mahal ko din siya, Mama, pero parang kapatid ko siya eh. Hindi ko siya ma-imagine bilang boyfriend. He's just like a big brother to me, kaya sabi ko, masisira yung friendship namin sa ginagawa niya. Binasted mo. In a nice way naman, Mama. Nagulat lang kasi ako, close na close kami at komportable ako sa kanya, di ba? Kasi nga, para ko siyang kuya. Tapos all of the sudden, magtatapat siya. Kaya ngayon, parang naiilang na ako sa kanya. Nauunawaan kita, anak, pero sana huwag kang magtanim ng galit kay Juron. Wala akong galit sa kanya, Mama. In fact, naaawa nga ako eh. Alam kong nasaktan ko siya. Okay lang yun, anak. Lilipas din yun. Lahat tayo dadaan sa ganyan. Lahat tayo masasaktan dahil sa pag-ibig. Kaya ikaw, huwag ka munang magmamahal ha. Iwasan mo muna lahat ng manliligaw mo. Yes, Mama. Nakafocus ako sa studies ko kasi gusto ko na isang araw magkakaroon ka ng isang anak na doktor. At ako yun, Mama. Doktora Eliza. Taong 2016, third year college na si Eliza sa UST, Faculty of Medicine and Surgery, noong biglang hindi na nagme-message sa amin si Alfie. Noon ako sobrang nag-alala. Dumaan talaga ang 5 buwan, Kuya Bono, na wala kaming communication ni Alfie. At paubos na noon ang savings ko dahil sa pag-aaral ni Eliza. May konting gap kami noon ng parents ni Alfie. Nasa Ilocos na rin sila noon. Nag-for good na sila. Pero nagawa kong magpakumbaba at tumawag ako sa mama ni Alfie upang makakuha ng balita tungkol sa asawa ko. Kaya lang sabi ng mama ni Alfie, wala din daw silang balita. At sila man ay nagtataka kung bakit hindi sila tinatawagan ni Alfie. Kailangan pa naman daw nila ng pera kasi may sakit ang papa ni Alfie. Baka may naitatabi kang pera dyan, Ellie.
Ipahiram mo muna sa akin. Sabi pa noon ng mama ni Alfie, kaso konting-konti na lang ang laman ng bangko ko noon. Kaya lang, gawa ng ayaw kung may masabi sa akin ng biyanan ko ay pinadalhan ko pa rin siya kahit na alam kong kakapusin na talaga ako sa susunod na buwan. Nag-away ba kayo? Baka naman may problema kayo na hindi nyo sinasabi sa akin. Mataas ang boses ni Eliza noong kausap ko siya sa cellphone. At inopen ko sa kanya yung pagtigil ng communication namin ng papa niya. Wala anak. Wala kaming pinag-awayan o anuman. Huling pag-uusap namin 5 months ago pa. Sabi niya, balak niya umuwi dito. So paano yan, mama? Eh anak, kung hindi pa rin tatawag ang papa mo, wala tayong choice kundi ang maghinto ka muna. Ano? Mama, 2 months na lang matatapos na ang SEM na to. Next school year, 4th year na ako. Graduating na ako, mama. Alam ko, anak. Kaya lang, alam mo namang papa mo lang inaasahan natin, di ba? Wala ka bang savings, ma? Paubos na. 5 months lang hindi nagpapadala ang papa mo eh. Gosh, so, hindi ko na matatapos ang SEM na to, ma. Gagawa ako ng paraan, anak. Uuwi ako sa Lasam at baka may maitulong sa atin ang lola mo doon. Sige, ma. But please, ayokong maghinto. Konti na lang, mama, eh. Konti na lang matutupad na ang pangarap ko. Please do something, ma. Please. Noong sumapit ang linggo, nagpunta nga ako sa Lasam at napahiram naman ako ni Mama ng 50,000 pesos. At nakangiti ako noon kasi masaya ko sanang ibabalita sa kanya na pinahiram ako ng lola niya ng pera. Pero, Ma, may masamang nangyari kay Papa. Ito ang narinig ko sa anak ko at hindi nga ako nakapagsalita kaagad. Nakakulong pala si Papa, Ma. Ha? Bakit? Ma, nawawala ka. Nasaan ka ba? Nakasakay ako sa van pa uwi. Mamaya na lang din ako tatawag, ma. May klase pa ako. Relax ka lang, ma, ha? Huwag kang ninervyosin. Mamaya na lang tayo mag-uusap, okay? Okay, anak. Ingat ka dyan. Ni halos hindi ko namalayang nasa harap na ako ng gate ng malaki naming bahay. Lumutang ang isip ko sa balita ng anak ko at wala akong maisip na dahilan para makulong si Alfie. Mabait ang asawa ko at sa pagkakaalam ko ay wala siyang kaaway. Isa pang tanong sa isipan ko noon ay kung saan o kanino nakuha ni Eliza ang balitang iyon. Kapapasok ko pa lang ng bahay at binati ako ng pamangkin kong si Don Don pero hindi ko matandaan kung nagawa ko din siyang batiin din. Gusto ko nang tawagan si Eliza noon pero baka nasa klase pa siya kaya tinext ko na lang siya. Anak, nandito na ako sa bahay. Tawagan mo agad ako after ng class mo. Hindi ako mapakali. Wait, ma, lalabas na ako. Tawagan kita. Reply niya at ilang saglit nga ay tumatawag na siya. Tapos na ang klase mo? Hindi pa. Hindi rin ako makapag-concentrate eh. Nag-excuse na lang ako. Eh teka anak, kanino mo nabalitaan yung nangyari sa papa mo? Nag-email ako sa kanya, ma. At may nag-reply. But please, ma, try to relax ha.
Kasi may bad news pang iba. Ha? Anong bad news? Ma, yung nag-reply sa email ko ay live-in partner ni Papa. Ano? Oo, Ma. At matagal na pala sila. 15 years old na yung anak nila, kaya before ka papakasal ni Papa, may karelasyon na siya sa US. Ano? Anak, totoo ba yan? Baka naman kung sino lang yung nag-email sa'yo. Ma, after ng email conversation namin, nag-Skype kami. At pati yung anak ni Papa sa babaeng yun, nakausap ko din sa Skype. Ha? Ano yun? Ibig sabihin nun, niloko tayo ng Papa mo? Di ba sabi niya noon, wala pa siyang asawa? Emma, hindi sila kasal. Kaya siguro nasabi ni Papa noon na wala pa siyang asawa. Naku eh, teka anak, bakit daw nakulong ang Papa mo? Medical malpractice daw, Ma. Hindi lang daw siya, kundi dalawa silang nurse at isang doktor daw ang nadimanda at nakulong. Medical malpractice? Yes, Ma. Namatay daw yung pasyente. At yung asawa ng namatay ang nagdemanda at nanalo sa korte, kaya nakulong si na Papa. Anak, totoo ba yun? Baka naman nagsisinungaling yung live-in partner ng Papa mo. Baka ayaw lang niya makausap natin ng Papa mo. May picture siyang sinend sa akin, Ma. Nakakulong nga si Papa. Gustong gusto kong makita ang picture na yun, Kuya Pono, pero hindi ako teki na tao. Aminado ako na wala akong alam sa email-email na yan noon, at pati Skype at Facebook noon ay wala ako. Sa huling bahagi ng pag-uusap namin ni Eliza ay naging kampante naman na siya. Sinabi niyang magtatrabaho na lang daw muna siya. Pero hindi siya maghihinto sa susunod na taon. Mag-e-enroll pa rin daw siya kahit na dalawa o tatlong subjects lang ang ma-enroll niya. At magtatrabaho siya habang nag-aaral. Noong matapos ang semester na yun, Kuya Bono, ay umuwi si Eliza dito sa Cagayan para daw kahit saglit ay makasama niya ako. Matatag na ang anak ko noon, Kuya Bono, at siyang nagpapalakas ng loob ko noon sa tuwing pakiramdam ko'y nanghihina na naman ako sa mga nangyayari na naman. At sa sumunod pang pangyayaring kinasangkutan na naman ng swapang at walang hiyang dati kong kaibigan na si Alma. Huling balita ko noon kay Alma ay mula kay Mona na nangutang daw sa kanya ng pera at nangakong babayaran din, pero hindi naman nagpakita ulit. Kwento naman ni Bing noong kasal namin ni Alfie ay hiniwalayan daw niya si Alma dahil nadiskubre nito ang masamang ugali ni Alma. Hindi na rin ulit nagpakita si Alma sa akin o sa mga kaibigan namin, at nawalan na ako ng balita tungkol sa kanya. Inisip ko na lang noon na siguro nagbagong buhay na siya. Baka masaya na siya sa buhay niya. Kaya lang, makaraan ng 6 na taon ay muli siyang bumulaga sa amin. At hindi pa pala siya tapos sa hangarin niyang saktan kami. April 2017, noong umuwi si Eliza, matapos naming malaman ang tungkol sa Papa niya. Umuwi siya para saglit na magbakasyon. Nagkaroon kami ng malaking adjustment sa buhay namin noon kasi nga wala na kaming pera. Nakatira nga kami sa malaking bahay, pero kung ano-ano lang ang inuulam namin. Daig pa namin noon ang nakatira sa bukid.
April 23, 2017 ay may dumating kaming bisita sa malaking bahay. Si Bing, ang Koreano kong ex-boss at ex-jowa, at may kasama siyang magandang babaeng Pilipina. Batang-bata. Ang pakilala ni Bing sa amin sa kasama niya ay wife niya. Batang-bata ang babae, Kuya Bono. Tingin ko noon ay baka mas bata pa kay Eliza. Siya si Bernadette. We got married in Baguio. Balita pa ni Bing noon. Congrats. Bati ko noon kahit na sa totoo lang ay naaasiwa ko. Bumaba ng konti ang respeto ko noon kay Bing kasi para siyang nagmumurang kamatis sa itsura nila. Gusto kong sabihin noon sa kanya na parang apo na niya si Bernadette pero si Eliza ang hindi nakapagpigil. How old is she? Tanong ni Eliza kay Bing. She is 21. Nakangiting sagot ni Bing na noon ay nakaakbay pa kay Bernadette. Oh, isn't she too young for you? Si Eliza ulit. Eliza, have you not heard of the saying, age does not matter when it comes to love? Okay, well, I just hope she really loves you. Sinigaw ko noon ang anak ko dahil masyado niyang pinapahalata na hindi siya masayang makita si na Bing. At ako naman ay nalungkot na rin nung sabihin ni Bing na can we stay here for at least 2 weeks? Nagkatingin kami ni Eliza noon. Ako ang sumagot. Sure, Bing. It's okay. But, you know, we have to talk first, okay? Sabi ko. At nag-usap nga kami ni Bing. Kaming dalawa lang. Sinabi ko sa kanya ang kalagayan namin noon ng anak ko na wala kaming pera. Sabi niya, no problem. Me and my wife Bernadette will take care of everything while we are here. Thank you, Bing. Anyway, how did you meet Bernadette? Internet. It's the website dating.com. Is it true that you two are married? Yes, we are legally married. She is my legal wife. We were married in Baguio 3 weeks ago. She has all the documents. Everything is legal, Ellie. Okay. I wish you happiness with her, Bing. Thank you, Ellie. And I want you to know that I feel really sad for your husband. Thank you, Bing. But it's okay. It's just pagsubok. Pagsubok? It's a test of time. Challenge. Oh, okay. Well, I know you, Ellie. You are a very strong woman. You are smart. I know you can win this challenge. I hope so, Bing. And thank you. Nakisama kaming mag-ina kina Bing at Bernadette. Mabait naman si Bernadette. Magalang pa nga sa akin pero ilang talaga siya kay Eliza. Si Bernadette ay halata namang in love kay Bing. Iyon ang obserbasyon ko noon. Naunawaan ko kung bakit pinakasalan siya ni Bing dahil talagang napakalambing nito sa matandang Koreano. Maya't maya'y nakayakap at nakahalik siya kay Bing. Alagang-alagan nito ang matanda. At nakikita ko ding parang hinihele lagi sa ulap si Bing dahil sa kaligayang hatid ni Bernadette sa kanya. Baby ang tawagan nila. At hindi napigilan ni Eliza ang matawa noong unang pagkakataong magtawagan sila ng baby.
Ang tanda na niyan? Baby talaga? Malakas ang pagkakasabi ni Eliza noon, pero agad ko siyang binawal. Hoy, huwag kang ganyan sa kanila, Liza. Tandaan mo, sila ang nagpapakain sa atin ngayon. Kinikilabutan ako, mamay. Tingnan mo nga sila, oh. Naku, Liza, hayaan mo na lang. Pero nauunawaan kita kung bakit ka ganyan kasi hindi mo pa naranasan magka-boyfriend. Ay, kahit naman siguro gaano ang kagipitan ko, mama. Hindi ako papatol sa DOM para lang magkapera. Mahal nila ang isa't isa, anak. At tama naman, di ba? Walang pinipiling edad ang pag-ibig. Oh, mama. Kahit hindi pa ako nagkaka-boyfriend up to this age, hindi ako naniniwalang pure love ang namamagitan sa kanila. Mark my word, mama. Yung kay Bernadette, 80% vested interest, 20% acting. Hindi nawala sa isipan ko ang sinabing ito ng anak ko. Hanggang ngayon habang pinapanood ko si Mang Robert na kasalukuyang nag-aasintado ng hollow blocks at katulong niya ang pamangkin kong si Dondon. Sa sandaling ito na sinusulat ko ang kwento kong ito ay 67 na si Mang Robert. Pero ang asawa niyang si Mayette ay 37 lang ngayon. 30 years old ang agwat nila. Matanda pa ako kay Mayette ng 10 years kasi 47 na ako ngayon. Walang point ko is, hindi naman mayaman si Mang Robert noong makilala niya si Mayette. Pero tatlo na ang anak nila ngayon at si Mang Robert pa nga ay ang laki ng pinagbago kumpara nung una ko siyang makilala sa kasera nila noong maliit pa si Eliza at buhay pa si Aling Susan. Seryosong tao si Mang Robert noon. Madalang ngumiti. Pero ngayon, laging nakatawa at laging nagjujoke. Madalas kong marinig sa kanya ang linyahang matanda lang ang kumakalabaw. Binaligtad niya yung kalabaw lang ang tumatanda. May high blood kasi siya, kaya concerned lang ako sa kanya, kaya lagi kong pinaalalahanan kapag sumusobra siya sa pagtatrabaho. Akala ko kasi nung una, porque siya ang pinaka-foreman ay taga-mando na lang siya, pero hindi pala dahil siya na din ang mason. Siya din ang foreman. Mahal siya ni Mayette at kahit hindi ko pa gaanong kilala si Mayette noon, Kuya Bono, ay alam kong alagang-alaga niya si Mang Robert. Base na lang sa laging amoy fabric conditioner na damit ni Mang Robert tuwing umaga. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako sumang-ayon kay Eliza noon nung sabihin niyang ang relasyon ni Nabing at Bernadette ay 80% vested interest, 20% acting. Ang ibig sabihin ni Eliza ay yung pera lang ni Bing ang hangad ni Bernadette kaya siya umaacting na mahal niya kunwari si Bing. Naniwala ako na gumagana ang pag-ibig sa matanda man o bata o ng bata para sa matanda. Age doesn't matter, it's real. Pero nalaman kong hindi sa lahat. At tama ang anak ko sa assessment niya kay Bernadette. At ang katotohanan ay lumitaw noong bumalik na sa Korea si Bing at biglang lumitaw sa bahay si Alma. Pangatlong linggo ko na dito sa Tana ngayon, Kuya Bono. Ngayong nagpapatuloy ako sa pagsusulat ng aking kwento. Hindi ako napagsulat nitong nagdaang limang araw dahil nagpunta kami sa Bagabag, Nueva Vizcaya.
Ikinasal kasi si Juron sa kanyang 2 years girlfriend na si Juvina. Biglaan ang kasal na yun kasi nagkalaman na daw ang tiyan ni Juvina. Sa hotel noon, nung lumabas sa kwarto si Juron matapos siyang magbihis ng kanyang tuxedo dahil papunta na nga kami sa simbahan, ay nagkatinginan kami. Agad sumilay ang ngiti sa labi niya pero kasunod noon ay ang pagpatak ng luha niya. Hindi ko mahulaan ang dahilan ng pagluha niya pero niyakap po siya ng marahan. "Salamat, tita." Narinig kong sabi niya. Pero hanggang noong nasa simbahan na kami ay panay ang iyak ni Juron at tuwing mapapatingin ako kina Ate Yoli at Kuya Jun ay lumuluha din ang mga ito. Hanggang sa napaluha na din ako noong sumagi sa puso ko ang panghihinayang na hindi ko naging manugang si Juron. Sayang. Napakabait niya, napakasipag, magalang, wala ka nang hahanapin pa sa kanya. Kaya lang, hindi ko naman masisisi ang anak ko kung bakit ibang klaseng pagmamahal ang naramdaman niya para kay Juron. Pagmamahal ng isang kapatid sa isang kuya. At nauunawaan ko si Eliza kasi hindi niya naranasan ang magkaroon ng nakatatandang kapatid na lalaki. "Ikaw? Ba't nandito ka? Anong kailangan mo, Tita Alma?" Narinig kong sabi ni Eliza matapos niyang pagbuksan ng pinto. Nagpupunas ako ng mga muebles noon sa salas. Napalingon ako at parang lumobo ang anit ko noong makita ko nga si Alma. "Nasaan ang maganda kong pamangkin?" Narinig kong sagot ni Alma. Maganda ang kanyang ngiti. Maganda pa rin siya pero medyo mataba na. "Tita!" Narinig ko ang boses ni Bernadette sa taas ng hagdan at nakangiti din ito habang bumababa hawak ang cellphone niya. Napalipat ang tingin ko kay Alma at parang nangangantsaw ang mga mata niya at bahagyang nakataas sa mga kilay niya. Then nagbeso-beso silang magtita. Nagkatinginan na lang kami noon ni Eliza pero iba ang kaba ko noon, Kuya Bono. May takot at pangamba sa dibdib ko dahil makakasama na naman namin si Alma sa isang bahay. Noong sumunod na umaga, nagsimula na si Alma sa kanyang pangit na attitude. Bit-bit niya ang isang laundry basket ng marurumi nilang damit ni Bernadette. "Oy, nasaan yung anak mo?" Taas kilay niyang tanong sa akin. "Bakit?" "Eh mga palamunin pala kayo dito eh. Ibigay mo sa kanya ito oh, labhan niya." "Ano? Ang kapal naman ang mukha mo, Alma. Gagawin mong labandera yung anak ko? Why not? Eh mamamatay pala kayong dilat ang mata kung hindi dahil sa pamangkin ko eh." "Aba, tumanaw naman kayo ng utang na loob. Labhan nyo to." "Ah, yan lang ba, Madam Alma?" Narinig ko ang boses ni Eliza mula sa likod ko at mabilis na lumapit sa amin. Nakangiti. "Akin na, Madam Alma. Lalabhan ko yan." Sabi niya sabay kuha sa laundry basket kay Alma pero nagulat ako sa sumunod na ginawa ni Eliza. Ibinuhos niya kay Alma ang laman ng laundry basket tsaka tumalak ng ganito. "Hoy, Madam Alma, ewan ko kung saan ko kumukuha ng kapal na mukha pero ito ang namnamin mo. Andito ka sa bahay namin. Magpasalamat ka pa't pinataloy ka namin. Baka ikaw ang paglabahin ko. Ang kapal na mukha mo.
Kaya lang nag-ayos-ayos pa ng buhok si Alma bago naman sumagot ng ganito. Hoy kayong mag-ina. Baka hindi nyo alam, legal na asawa ni Bing ang pamangkin ko. At yung pamangkin ko ang may karapatan sa bahay na ito. Kaya kung ayaw nyong makisama sa amin, lumayas kayo. Ilang araw ding nakipagtikisan si Eliza sa magtita. Hanggang sa isang araw ay lumapit si Bernadette sa amin, hawak ang cellphone niya. Ate, kausapin daw po kayo ni Bing. Magalang namang sabi ni Bernadette. Kinuha ko ang cellphone niya at narinig ko ang boses ni Bing. Ah, Ellie, please be kind to Bernadette and Alma. Agad ko siyang sinagot. Bing, we are kind to Bernadette because she is kind naman to us. But Alma, she is different. She is mad at us. Ellie, please understand her. She has bad experiences in life. But look, what if you and Eliza just leave the house? I will give you money. Noon ay napatingin ako kay Eliza na pilit na pinapakinggan ang usapan namin ni Bing. Aalis daw tayo dito. Bibigyan daw niya tayo ng pera. Sabi ko kay Eliza. Inagaw ni Eliza ang cellphone, pinindot niya ang speakerphone at siya ang kumausap kay Bing. Hello Bing, this is Eliza. Tell me how much? What about 300,000? 500,000 Bing. And we will give them this house. Okay, I will go home there. Wait for me. After 1 week, dumating nga si Bing Kuya Bono pero halos hindi ko na kayang hintayin noon ang isang linggo pa dahil hindi ko na talaga kayang makasama si Alma sa iisang bahay. Tuwing kakain kami, may sinasabi siya, nanunumbat. At hirap na hirap akong magsubo ng pagkain kapag may nagsasalit at nanunumbat sa akin. Pero hindi siya pinapalagpas ni Eliza, laging may supalpal sa kanya ang anak ko. Makapal talaga ang mukha mo, Madam Alma, no? Nakakalimutan mo na ba kung ilang taon kang pinalamon ng mama ko noon? Hoy, Eliza, inalagaan kita habang nasa abroad yung ina mo. Ginawa niyo akong yaya na walang sweldo. At least hindi ka nagutom. At sino bang nagpresentang alagaan ako noon, di ba? Ikaw? At nagtiwala sa iyo ang mama ko. Akala niyo noon kaibigan ka niya. Akala niya tao ka. Hindi naman pala dahil hayop ka pala. Matapos sabihin ni Eliza yon, ay dinampot ni Alma ang tasa ng kape niya tsaka niya ibinalibag sa anak ko. Natapon ang kape sa mesa pero tumama sa dibdib ng anak ko ang tasa. Alam kong hindi papalagpasin ni Eliza yon. Ang ginawa ng anak ko ay dinampot naman niya ang bandihado ng kanin tsaka niya inihampas sa mukha ni Alma. Tapos ang ginawa naman ni Alma ay sinunggaban nito ang buhok ni Eliza. Pero mabilis na dinampot ni Eliza ang kape ni Bernadette at saka niya isinaboy kay Alma. Bumitaw kay Eliza si Alma dahil napaso ito ng kape. Bumuhos sa dibdib at hita niya. Pero kasunod nun ay sinampal ni Eliza ng napakalakas ang mukha ni Alma.
Noon ko pa lang siya inawat. Si Bernadette nakaupo lang at nagbi-video gamit ang cellphone niya. Kahit apat lang si namang Robert na gumagawa ng bahay, ang bilis nilang gumawa. 26 days pa lang ngayon since nagsimula sila pero malapit nang matapos. May bubong na. Ordinaryong bubong lang ang inilagay. Natuwa ako sa banyo at kusina. Kahit hindi pa finish pero parang nai-imagine ko na kung ano ang kayayarian nito. May mga kulay asul na tubo na nakagapang papunta sa banyo at lababo ng kusina. Iko-connect na daw yon sa pressure pump na nakakonekta naman sa jetmatic na poso. Humahanga ako noon kay Mang Robert. Pag nasa labas ka ay mukha na talagang rest house o modern bahay kubo itong bahay na ito. Yung bubong ay isang bagsak lang. Nakatingala sa langit ay isang dulo at nakayuko naman sa ibaba ang kabilang dulo. Matipid daw ang bubong na to, pati ang balangkas na ginamit, nakatipid din daw sila. Nakaabang na rin ang terrace pero wala pang harang o baluster. Sa huli na daw yon, kapag daw nakapag-tiles na sila sa banyo at lababo. Sabi pa ni Mang Robert kanina, bukas daw ay darating na ang mga in-order niyang bintana. Sliding window ang mga yon at parang iyon ang pinakamahal na bahagi ng bahay. Yung karpentero ay kasalukuyang gumagawa ng pinto na yari sa kahoy at plywood. Sa susunod na araw daw ay ikakabit na niya ang mga pinto kapag daw nakabili na si Mang Robert ng mga bisagra at doorknobs. Maligaya ako Kuya Bono at araw-araw akong excited sa pagpunta dito sa Tana kasi kahit simpleng-simple lang itong bahay na pinapagawa ko ay iba sa pakiramdam ko kasi ang perang ginagastos ko dito ay galing talaga sa sarili naming pagod at pagsisikap. Tinanggap ni Eliza ang kalahating milyon mula kay Bing. Then pumasok siya sa kwarto ko at kinuha niya ang papeles. O eto, isaksak mo sa baga mo. Sabi niya tsaka niya sinampal sa mukha ni Alma ang craft envelope. Inambaan siya ni Alma pero humarang ako. Sige Alma, subukan mo. Sabi ko. Inilagay niya sa ilalim ng kilikili niya ang craft envelope tsaka ito tumalikod at lumakad papuntang hagdan. I'm sorry, Eliza. Narinig ko sabi ni Bing. Oh, it's okay, Bing. And thank you for this. Sabi ni Eliza na siyang may hawak noon ng pera. Nasa kwarto na kami noon at nag-iimpake ng mga damit namin. Pero ako hindi mapakali kasi parang may mali. Mahigit 5 million noon ang ginastos sa bahay, hindi pa kasali yung lote. Pero 500,000 lang ang natanggap naming kapalit ng bahay. Hindi ko napigil ang isatinig kay Eliza ang nasa isipan ko noon pero ang sagot sa akin ng anak ko, hindi mo naman pera yung 5 million mama eh. Tsaka, kaya mo pa bang makisama kay Madam Alma dito? We need to leave. Ikaw, umuwi ka muna kay Lola sa Lasam. At ako babalik na sa Maynila. Mag-aaral ako, Mama. Gagamitin ko ang perang ito. At kapag doktor na ako, saglit ko lang kikitain ng 5 million na yan.
Tumira na kami ng mahigit isang taon sa Lasam, Kuya Bono. Kasama ang anak kong si A.E. at siyempre ang pamangkin kong si Don Don. Pero pansin kong malungkot na malungkot ang pamangkin ko at parang napilitan lang siyang sumama sa akin pauwi ng Lasam noon. Natatandaan ko nung palabas na kami ng gate ng malaking bahay, nakita ko pa siyang lumingon. Then nakita ko si Bernadette sa bintana ng kwarto niya at parang malungkot itong nakatingin sa pamangkin kong si Don Don. Sa Lasam, Kuya Bono, ay nagnegosyo ako. Nagpautang ako ng pera sa mga magsasaka na babayaran nila ng palay sa anihan. Habang naghihintay ng anihan ay nagtinda kami ni Don Don ng ihaw-ihaw at lutong ulam. In short, nakihalubilo ulit ako sa mga tao sa aming barangay. Hanggang sa napalapit pa sa akin si Kagawad Martin na isang biyudo. Tapos ng agricultural course si Martin at malawak ang kanyang lupain. May dalawa siyang anak, sina Jenny Del at Arvin. Malalaki na ang mga ito at pareho ko pa silang suki sa ihaw-ihawan. Isang araw ay nadatnan sila ni Martin sa ihaw-ihawan ko at natuwa ako sa paraan ng pakikipag-usap ni Martin sa mga anak niya. "Oy, mga boss, dito pala kayo ah." "Mga suki ko yan," sabi ko. "Ah, talaga? Aba mga anak, suki pala kayo ni Eli eh. Baka naman matulungan niyo akong manligaw. Baka sakali magkaroon ulit kayo ng nanay." Pabirong sabi ni Martin, pero si Jenny Del na noon ang high school na ay kaagad kumontra. "Hala si Papa, nakakahiya ka. Kung ano-ano ang sinasabi mo." "Bakit anak? Ayaw mo ba akong mag-asawa ulit?" "Eh kung gusto ko naman ni Ate Ellie. Tingnan mo naman yung tsura mo, Papa, oh." "Eh, gwapo naman ako ha. Di ba, Arvin?" Ngumiti lang muna si Arvin noon. Pero nung maisaw-saw na niya sa garapon ng suka ang isaw na inorder niya ay kumana siya sa papa niya ng ganito bago umalis. "Oh papa, guwapo ka. Kulang ka lang sa ligo." Seven months na ako sa Lasam noong formal nang umakyat ng ligaw si Martin. Pero kaagad ko naman siyang sinabihan na buhay pa ang asawa ko. Nakakulong lang. Ang sabi niya ay nagbakasakali lang naman daw siya. Pero mula noon ay hindi ko na siya nakita sa ihaw-ihawan ko. Pero isang araw ay may lalaking lumapit. Hindi ko naman nakita kaagad dahil abala ako noon sa ginagawa ko. Sa sulok ng mga mata ko lang napansin ang paglapit niya. "Magkano tong Betamax?" Tanong niya sa salitang Ilocano, pero napatingin na ako sa kanya nung marinig ko ang boses niya. At kaagad nahulog ang luha ko nung makita ko ang kanyang mukha. Si Alfie. Agad siyang yumakap sa akin at ako, mahigpit ko rin siyang niyakap, pero agad kong naalala ang kabit niya sa San Francisco. Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya. Nagkatitigan kami. Maraming tanong ang gusto kong ibulalas sa kanya, pero hindi ako makapagsalita dahil hindi ko alam kung alin ang una kong itatanong. "Malaya na ako. Tapos na yung kaso," sabi niya. "Buti umuwi ka." "Wala na akong trabaho dun. Na-revoke kasi ang lisensya ko dun, kaya di na ako makakapagtrabaho sa Amerika." "So, paano yung asawa at anak mo dun?" "Eli, hindi ko siya asawa.
may anak kayo, Alfie? Si Jessica, hindi ko anak. Anak yun ni Cassandra sa ibang lalaki. Pero father ang turing niya sa akin kasi maliit pa siya nung magsama kami ni Cassandra. Nagsinungaling ka sa amin ng anak mo, Alfie. Kaya ako pumayag na magpakasal sa'yo. Ellie, mahal ko kayo ng anak natin. And I deserve that wedding. Kayo ang tunay kong pamilya. And please, forgive me. Hindi na ako aalis. I mean, hindi na ako babalik sa Amerika. May trabaho na ako sa lawag. At kaya ako nandito ay para sunduin kayo. Sumama kayo sa akin. Magsisimula ulit tayo, Ellie. Please. Hindi ako sumama kay Alfie, Kuya Bono. Ayoko muna ng stress at alam kong hindi maiiwasan yun kung doon ako titira sa bahay nila kasama ang magulang niya. Noong mga panahong yun ay graduating na si Eliza. At noong magtapos ito ay kaming tatlo ni na Alfie at AE ang lumuwas sa Maynila para sa graduation ceremony ng anak namin sa UST. Sumunod ay nag-intern si Eliza sa UST Hospital din. Kahit papano ay may allowance naman na siya galing sa ospital as resident intern pero mababa lang. Kailangan kasi yun para sa kanyang licensure examination. Si Alfie naman ay nagtrabaho sa wellness center na pagmamayari ng kamag-anak din niya sa lawag pero linggo-linggo ay umuwi siya noon ng Lasam para makasama kami ni AE. Isang gabi ay nagtalik kami ni Alfie kahit natulog sa tabi ko noon ang anak naming si AE. Magbuntis ka na ulit. Grade 1 na si AE, sabi niya. E di sige. Gusto ko naman ulit magka-baby eh. Sabi ko hanggang sa naiba ang topic. Mahal, totoo ba yung sinasabi sa akin ni Dondon? Anong sinasabi sa'yo? May anak na rin daw siya. Ha? Huh? Paano magkakaanak yun eh wala naman siya kasawa? Eh sabi niya, mahal, kamukhang kamukha daw niya yung anak nung Bernadette. Noon, Kuya Bono, ay natigilan ako at bumalik sa alaala ko ang titigan nilang dalawa nung umalis kami sa malaking bahay. Nasa gate kami noon at nasa bintana ng kwarto niya si Bernadette. Kinabukasan ay direkta kong tinanong si Dondon. Bakit, Dondon? May nangyari ba sa inyo ni Bernadette noon? Oo, tita. Maraming beses. So, ikaw talaga yung ama ng anak niya? Sure ako, tita. Nakita ko yung litrato eh. Andito sa cellphone ko. Tapos tiningnan ko yung pictures ko ng baby pa ako. Magkamukha kami, tita. Ah, may communication pa kayo ni Bernadette hanggang ngayon? Opo. Meron po. Nagchat-chat po kami lagi. So, may relasyon kayo? Mahal mo siya, mahal ka niya? Opo, tita. Ay, Diyos me. Eh, paano yan? Kasal siya kay Bing. Ewan ko nga, tita eh. At gusto ko sanang pumunta sa Tugigiraw kaso magagalit daw si Alma. Hindi daw ako makakapasok sa bahay nila. Ah, hayaan mo. Babalik tayo doon. Magpapatayo tayo ng bahay doon sa lote namin sa Igig. At mapapalapit ka ulit sa kanila. Talaga, tita? Oo, Dondon. At kasama ka sa mga gagawa ng bahay.
The date today, Kuya Bono, is July 24, 2021. 48 days na si Namang Robert na gumagawa sa bahay. Sa ngayon ay nagpipintura na lang sila. Sina Don Don, Alfie at AE ay nagpunta ng lawag. Kukunin nila yung ref, gas range at TV na binili ni Alfie sa kaibigan niyang may-ari ng appliance store doon. Ang laki daw ng discount niya sa mga yon. Next week, dito na kami titira. Nandito na nga ang ibang gamit namin ni AEA. Pasisingawin lang namin ng ilang araw ang amoy ng pintura, then lilipat na kami. 189,375.89 so far ang nagastos sa bahay base sa aking accounting. Hindi kasali yung expenses sa pagkain. So tama ang estimate ni Mang Robert na kasya ang 200,000 pesos. Hindi siya first class na finishing, Kuya Bono. Wala pa siyang tiles sa mga main floors. Banyo pa lang ang may tiles. Plain cement muna ang sahig namin. At tama na ito kasi bahay bakasyonan lang daw namin ito, sabi ni Eliza. Nasa Kingdom of Tonga si Eliza ngayon. Garap na siyang doktor. At doon sila nagpa-practice ng medicine kasama ang kanyang fiance na isa ding doktor na si Angelo. Tongan si Angelo. Native Tongan talaga siya pero sa US din nagtapos ng medicine. Nauna lang siya ng isang taon kay Eliza. Napakagwapo ni Angelo, Kuya Bono. Moreno, matangkad at pangmati ni idol ang mukha. Kung maalala mo yung Pinoy actor noon sa That's Entertainment Tuesday group na si Robert Ortega, kamukhang kamukha ni Angelo. Alam kong natatandaan mo si Robert Ortega, Kuya Bono, kasi halos magka-age lang tayo. I know na malaki din ang impluensya ng That's Entertainment sa kabataan mo. Anyway, hindi kalakihan ang kita ni Eliza sa Tonga kasi maliit lang na bansa yun sa Pacific Ocean at developing country pa lang ito. Pero hinayaan namin siya doon kasi mabait si Angelo at mahal niya ang anak namin. Isa pa, nasa puso ng anak namin ang maglingkod at makatulong hindi lang para sa pera. At may pasasalamat sa puso ko ngayon kasi nabago yung dating pananaw niya sa pagiging isang doktor. Dati kasi gusto niyang yumaman kaagad. Mabuti na lang at natagpuan niya si Angelo na nagturo din sa kanya ng marami pang bagay gaya ng pag-ibig, pagpapakumbaba at pagmamahal sa kapwa. Sina Bernadette at Alma ay nasa malaking bahay pa rin at patuloy ang kanilang ginagawang pagsisinungaling kay Bing. Hindi na ako makikialam sa kanila. Bahala na sila kung saan sila dadalhin ng kanilang mga maling gawain. Basta ako, maligaya ulit ako, Kuya Bono. Pero ayoko nang ihalin tulad sa gulong ng palad ang buhay ko. Ayoko na. Basta masaya ako at kontento, nagawa kong patawarin at tanggaping muli ang asawa ko. Nasa mabuting kalagayan ang mga anak ko at hindi naman kami nagugutom. Sapat na yun sa akin. Dito sa aming lilipatang sibling bahay na amin talaga, ay excited ako magsimula ng panibagong buhay. Buhay na simple pero maligaya at matiwasay. Hindi man namin nakakasama sa araw-araw si Alfie sa ngayon, Kuya Bono, pero okay lang kasi kasama naman namin ng anak ko ang aking pamangkin na si Don Don. Maraming plano sina Alfie at Don Don sa lupain sa likod. Mag-aalaga daw sila ng mga hayop, baboy, manok, kambing. Magtatanim pa ng maraming punong namumunga at iba't ibang klaseng gulay. Tumatiming lang daw si Alfie sa pinsan niya sa lawag para makapag-resign at makapag-forgood na din dito sa Igig.
Marami pang mangyayari, Kuya Bono. At bawat umaga ay excited akong gumising dahil puno ng excitement and surprises ang buhay ko. Si AE na siya naming bunso sa ngayon ay grade 3 pa lang ngayon. At matalino naman kaso puro laro ang gusto. Laging nakadikit sa Kuya Dondon niya. Kahit saan pumunta si Dondon, nakabuntot siya. Hinahayaan ko na lang Kuya Bono kasi malalayo talaga ang kapitbahay at wala siyang nakakalaro dito. Anyway, hanggang dito na lang Kuya Bono ang part 2 ng aking kwento. Maraming salamat ulit sa tiyaga at buong pusong pagbabasa. At sa lahat din ang nakinig, maraming salamat sa inyo mga kahugot and God bless us all. Nagmamahal, Eli. Minsan ang tapo ng buhay.